Hi baby girls, welcome back to another vlog. Hindi ko na siguro sasabihin na welcome to Vlogmas Day and wala sa focus. Vlogmas Day, whatever. Kasi I haven't been up to par with Vlogmas this year. And gusto ko magpaliwanag kung bakit. Pero wait lang. Gonna set you up here. P.S. That is not a panty, okay? Ano yan? Yung sports bra ko, hinubad ko kasi natulog ako. So, baby girls, gusto ko magpaliwanag kung bakit hindi ako nakapag-upload for, I think, 3 days? 4 days? Yeah, and diba, magpa-vlog mas ako, so kailangan everyday mag-upload ako. Pero, by the way, pagpasensya na yung itsura ko ngayon, I actually wasn't going to vlog, pero wala, medyo nagigilty kasi ako kasi baka merong naghihintay sa mga vlog ko. And, diba, nagsabi ako na mag-vlogmas ako, pero hindi ko nagawa. So, ayun, magpapaliwanag ako. Actually, diba sinabi ko sa inyo, I think the last vlogmas na na-upload ko prior to this one, sabi ko na medyo masama yung pakiramdam ko. Actually, it was not my body na merong issue. It was my heart, charot. I don't know if it was like, ewan ko, my mind or hormones. Kasi parang, I'm just not 100% happy lang siguro. Yeah, so I'm not 100% happy. And ayoko namang mag, kunwari, sa vlog na, hi, mommy girls! Yeah, hindi ko gusto na ganun yung mangyari. So, hindi na lang ako nag-vlog. And I was actually trying to vlog. I think Vlogmas Day 9. Yeah, Day 9 yata. Meron akong vlog. I tried to vlog, pero parang wala eh, hindi talaga ako. Parang pakiramdam ko napipilitan lang ako mag-vlog. Kahit na hindi ako masaya, ganun. Parang napipilitan lang ako ba? So, ayun. Hindi na, so ayun, hindi ko na lang siya in-upload or in-edit. I wanted to try to edit that vlog, pero parang hindi ako 100%. And from now on, parang ayaw ko nang mag-upload ng anything na hindi ako 100% satisfied sa kanya. Because I've been trying to cope with upload schedules na parang kahit na hindi ako, ano bang tawag dito? Parang kahit na I don't believe in the content that I am producing 100%. Ina-upload ko pa rin siya just to, like, just for the sake of uploading. Yun. So, parang nagiging ano siya, quantity over quality. Ganon. So, siguro, sa ngayon, hindi na muna ako mag kakaroon ng upload schedule na sinasabi ko na I will upload every day or every other day. Kasi ayoko yung feeling na napipilitan lang ako mag-upload. Diba? Like kung feel ko mag vlog every single day, then I will do it. Pero kung merong mga araw na hindi ko feel mag-vlog kasi I'm not feeling 100% up to it, or pag medyo nalulungkot ako, ayun, hindi na lang ako mag-vlog, diba, baby girls? Kasi parang makikita niyo naman or mararamdaman niyo through the screen na I'm not 100% me. I'm not 100% your baby girl, diba? Hindi ko alam bakit parang nanulungkot ako. Siguro kasi there's been some changes in our life. The life namin ni Kenneth, sa trabaho niya, merong mga changes, and yung hindi para si good. Ewan ko, tignan natin kung anong mangyayari in the future. Medyo, ang dami kong iniisip. Marami kaming mga plano na hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa mga plano na yun. Marami kaming
meron kaming mga gustong gawin na medyo nahihirapan kami kasi nga ayun, basta ewan ko ba, tignan na lang natin kung ano yung plano ni Lord para sa amin, pero ayun, isa din yun sa mga, I think mostly yun yung rason kung bakit medyo nalulungkot ako. Parang naiyak ako. Yun ba, parang hindi ka sigurado kung ano yung mangyayari. Basta, ewan ko, ano kasi ako, gusto ko yung planado lahat. Ganun ba? Pero sa ngayon, parang yung mga plano namin is it's slowly deteriorating. So yeah, I don't know what the future holds for us or for me. And dahil nga doon, parang nawawala yung ano ko, yung inspiration, yung motivation. And I think makikita niyo sa aking pagmumukha ang aking pagka-stress ngayon, no? Kasi kasi pinipimples na naman ako. Kaya ay, nakakaloka, baby girls. Ay, pero ganito talaga yung buhay natin, 'di ba? Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Minsan masaya, minsan malungkot. Ayun, kahapon nga chinachat ko si Kenneth na I'm sad. Uwi ka dito, I'm sad. Pero hindi siya makauwi kasi meron siyang kailangan gawin dun sa opisina nila. Ayun, nagmukmuk na lang ako dito, natulog. Kahapon parang pagising ko, parang ang lungkot-lungkot ko. Bakit ba ang lungkot ko? Hindi ko alam bakit. Hindi ko talaga mawari kung bakit ako malungkot. Like, tapos sinasabi ko kay Ken, ikaw yung dahilan, bakit malungkot ako? Hindi naman siya yung dahilan, wala siyang ginawang masama. Pero, yun ko, parang malungkot lang talaga ako. Pero ngayon, hindi na masyado. Siguro kasi, I picked up the camera and nagsalita ako. Ayun, parang meron ako na sharean sa aking feelings. Nakakaloka. So ayun, BBLs, gusto ko lang sabihin sa inyo na thank you pa rin kasi pinapanood niyo pa rin yung mga videos ko kahit na kahit para sa akin hindi sila yung 100% talaga ako dito sa content na nilalabas ko sa aking YouTube channel. Siguro sometimes I won't be reading comments that much kasi isa din yun sa mga nakakapagpalungkot sa atin, diba, sa aming mga creator dito sa YouTube. Tapos mahina kasi yung loob ko siguro kaya mabilis akong nalulungkot, pero yeah, ewan ko ba. Siguro kasi kung merong nakakapagpalungkot sa akin, I just shrug it off hanggang sa magpatong-patong na sila. Hanggang sa, wala, you'll just burst kasi napuno ka na sa mga nagpapalungkot sa iyo na you just shrugged it off. Siguro yun yung nangyari sa akin ngayon, no? Ayun ko. Pero, ayun. Hi. Magmukbang na lang tayo para masaya. Ay! So, ayan, baby girls. Sana kahit papano, you understand me. And, ayun. Thank you pa rin, baby girls. Thank you pa rin sa lahat ng nagsusuporta sa akin. And for always believing in me. So, that's it. That is my mini, not so short na vlog for today. Gusto ko lang mapaliwanag kung bakit hindi ako nakapag-upload for a few days. And hindi ko
And hindi ko alam kung makakap... Ay, nako! Alam mo yung feeling na emote na emote ka na, tapos na low bat. So, I changed the battery. And, ayun, ayun. Ano ba yung sinasabi ko? Basta, maraming salamat, Bebe Gels, for sticking by me. Of course, mag-upload ako Friday or Saturday ba yun? To announce the giveaway winner. Kasi I don't wanna leave you guys hanging. And also, na-ready ko na yung prizes ko for our giveaway this coming Friday or Saturday. Nakalimutan ko kailan yan. I'll have to check. Pero ayun. Anyway, on a lighter note, meron dumating na package. Actually, binili ko to. Alam niyo ba, Baby Girls, November 23 ko pa ito binili. And ang date natin today is December 11. Grabe, ang tagal niyang dumating. Wala naman sa focus. Kaya gusto kong zoom na lang. Para walang ibang nasa frame. Para talagang panty. Anyway, ayan. I ordered something from Sephora. So, buksan natin. Actually, 2 items lang for the details. Kasi, binili ko to nung ano nila, parang Black Friday sale. Where you get, I think, 15% off on anything that you will order. And actually, ngayon, hindi na ako masyadong bumibili ng makeup. Kasi, diba, ang dami kong makeup ngayon. Pero, hindi ko sila masyadong nagagamit. Kasi, hindi naman ako everyday nagmi-makeup. Nagmi-makeup lang ako kapag umaalis or nag-film. Which is like, once or twice a week. Okay. Ayan siya. Dadalawa lang sila, Baby Gels. Actually, isa lang sana bibilhin ko. Pero nakita ko tong isang additional na to. And, wala akong free. Like, wala akong sample na natanggap. So, bakit ganun? Dahil ba sale ko siya natanggap? Ay, in order. Ito. Nakita ko tong Zoeva na Cat Eye Pen Blackest Black Long Lasting Stylo Liner. And this one was only 386 pesos. Limited edition daw siya. Cat eye pen ng Zoeva. Diba? Parang yung Zoeva, mamahaling brand kasi siya. Pero ito, 300 plus lang. So, parang murang-mura lang siya, no? Ayan siya, Baby Yell. So, parang very sleek lang yung packaging niya, no? Ayan. Mamaya ko na siya bubuksan. Kasi baka mag... Baka... Ang daming laway noon. Nakakaloka, Baby Girls. Baka mag-dry up siya kung bubuksan ko na siya ngayon. And, ito talaga yung nakita ko na ginusto kong bilhin. Tapos, parang nasira-sira na yung box niya. Nakakaloka. Ayan siya. So, kung gusto niyo siyang ibigay as a gift, sira-sira na yung box niya. So, parang pangit na siya ibigay as a gift, no? Pero, this is not a gift. This is for me. This is the Becca Drenched in Glow. Ayan. Tapos, mga travel size yung laman niya, Baby Girls. By the way, kung magtatanong kayo, on my nails, I have the Sassy Nail Polish in the shade Almond. Ang ganda niya. Parang medyo bluish, light bluish na gray. Nakakaloka. Pangit ng box. Okay. So, inside, merong laman na Becca First Light Priming Filter, merong Becca na Glow Gloss, and merong Champagne Pop na highlighter. Okay, let's open it up. Sana hindi nabasag ang highlighter kasi parang sira-sira na yung box niya. By the way, I got this for 1,000 pesos. Ilalagay ko yung link sa description box below. Pero, nag... price reduction sila, nakakaloka. 800 pesos na lang siya ngayon, pero it's out of stock. Ayun, nakakaloka. Hindi ko alam bakit price reduction. Meron ba nakakuha nito ng 800 lang? Tapos it's wrapped in like this silver paper, tissue paper thing. Ay, ang cute-cute! Uy, okay na tong size na to ha, in fairness. So, ito yung primer natin. Ayan, ganyan siya kalaki. I think the price, I think the size is okay. In fairness, 15 ml siya. Your instant fix for bad face day. Nakakaloka naman yun. Lustrous Lavender Hued Priming Filter. Powered by luminescence that preps, perks, and perfects the complexion. And then, actually,
gift dito ni Kenneth sa akin or my gift to myself. I don't know. And then, meron tayong Becca Glow Gloss in Rose Gold. Ooh, this one we can try. Ooh, so hindi siya masyadong sheer na gloss. And it's minty. I think for 800 or 1,000, okay na itong kit na to. Like, super bongga na siya. Ayan, so ito yung gloss. I like it. In fairness. Parang bumabalik na sa uso yung mga lip gloss, no? So, I'm putting this here, front and center, sa aking vanity. Para hindi ko siya makalimutan gamitin. And finally, we have this mini travel size na Becca Shimmering Skin Perfector Pressed in Champagne Pop. So, wala ako nitong shade na to. Ayan. Ayan na si Champagne Pop, baby girls. Gustong-gusto ko itong itry, pero namamahalan ako sa kanya. Parang wala akong, ewan ko kung may ganito ba akong shade na highlighter, pero oh yes, oh my goodness, ang ganda! Ang ganda niya! Tapos I think it will suit a lot of different skin tones. Ooh, yes. Ang ganda, in fairness. Huh? Okay. So, ayun. Napasaya naman tayo sa ating unboxing nitong makeup na to. Sana kahapon to dumating nung medyo sad talaga ako ng bongga. So, ayun. Yun lang yung mga nabili ko nung Black Friday sale ng Sephora. Super konti lang kasi titipid tayo kasi ang dami nating bibilhan ng birthday, no? Christmas presents. Tapos, birthday din kasi birthday ng mama ko, January 6. So, ayun, baby girls, yun na yung aking vlog for today. Sana nag-enjoy kayo kahit papano dito sa ating mini unboxing. And, pasensya na kung medyo madrama yung start ng vlog. Okay, so, ayun, maraming salamat sa panonood, baby girls. And, I hope to see you in the next vlog sometime soon. Bye-bye! It's Christmas, I'm getting my